Ito mga pangmalakasang hubs na tayo. Ayun oh. Ito yung sariling ano no, sariling brand ng Pops Bike Shop. Ito yung tinatawag nilang Pops Pro 1. Tunog mayaman. Ilang ano nga to? Ilang poles nga to? 3 poles, 3 din. 3 poles? Oo, 3 din. 3 din. Ito sample, mga kapadyak. Kita nyo yung sample. Ayan, ayan. Sample ha. Yun o. Harap mo nga dito, Pops Jet. Grabe naman yung tunog niyan. Sobrang lakas o. 3 poles, 3 din. Tapos. Magkano yung isang set na ganyan? Yung version 2 po is 4-4. Ah okay, may ibang version na. So itong mga nandito, version ano na to? Version 2 po. Version 2. Ito yung version 2. Version 2. Version 3. Alin yung version 2? Ito pong dalawa. Ah ito version 2. May version 1 pa, wala na. Wala na po. Version 2 na kaagad. Ito yung version 2 guys. Isang pula, isang itim ang available. Yo, what's up mga kapadyak? Nagbabalik ang inyong lingkod. Tireless vlogger nga pala. Sa video na to, nandito tayo ngayon sa Pops Bike Shop na matatagpuan sa Aurora Boulevard, Santa Cruz, Manila. Para sa kompletong detalye, lalagay ko sa description box ng video natin dyan sa baba. Bisitahin nyo na lang yung description box para makita nyo kung ano-ano yung mga kompletong detalye nitong Pops Bike Shop. So ngayong araw, bibisitahin ulit natin sila. Alamin natin kung ano-ano yung mga bago dito. Kung naghahanap kayo ng mga murang pangmalakasang hubs tsaka iba't iba pang bike parts and accessories, tamang-tama itong Pops Bike Shop sa inyo dahil marami silang ino-offer na pangmalakasang items dito na talaga namang pasok sa budget nyo. Higit sa lahat, talagang quality yung mga tinitinda nilang sariling brand, mga kapadyak. Sariling brand nila to. Ito Pops Pro 1, mga kapadyak. Ito yung sarili nilang brand. So kung interesado kayong malaman kung ano-ano yung mga available na bike parts and accessories, tsaka syempre mga bisikletang available dito, dyan lang kayo, tumutok lang kayo at samahan nyo ako today. Let's go. Yun mga kapadyak, tuturo ko lang sa inyo yung mga panatandaan dito pagpupunta kayo sa Pops Bike Shop. So makikita nyo dito sa may bandang kanan, Subida, tapos Dimasalang Road, may Tiger Gasoline Station. Yan, makikita nyo Cebuana, Amoranto Street. Tapos may ginagawa dito ng building. Yan, kita nyo yan. Tapos RD, Pound Shop and Jewelry. Tapos ito, yung Pops Bike Shop. Makikita nyo na agad, mga kapadyak. Okay mga kapadyak, ito kasama natin si Pops Jeff. Pops Jeff yung mag-a-assist sa atin ngayong araw dito sa Pops Bike Shop. Pops Jeff, tuwing kailan ba open ang Pops Bike Shop? Open yun yung Monday to Sunday, 9 to 6 p.m. Monday to Sunday, 9 to 6 p.m. Yan mga kapadyak, Facebook page. Facebook page po is Pops Bike Shop or Jason and Max. Yun. Pwede ba natin pagbitin sa kanila yung eksaktong address nyo dito? Yung eksakto na 2139 Dimasalang Street, corner Maseda. Tapos Pops Jeff, contact number, pakibanggit mo na rin sa kanila. Yung contact number po namin is 0998-731-2824. Yun, so contactin nyo lang sila dyan kung sakaling may mga magugustuhan kayo sa mga maipapakita namin ngayon dito. So tara, samahan nyo kami, papakita namin sa inyo kung ano-ano yung mga available dito sa Pops Bike Shop. Alright. Okay mga kapadyak, magsisimula na tayo ngayon dito sa Pops Bike Shop. Ito nga, makasama natin si Pops Jeff. Bago tayo tuloy-tuloy na pumasok dyan sa loob, ito muna, dito muna tayo sa mga available nilang bisikleta. Napapansin ko rito Pops Jeff yung mga presyo ng mga bisikleta nyo, mga naka-sale na no? Yung mga naka-itim dito, yan yung mga original price. Tapos yung mga red, ito na yung same price no? Pero sila mga available dito mga kapadyak, Aerowick, Aerowick GT 150. Apang ano ba to? Okay, ito pala mga kapadyak oh. Meron tayong good news kagad dito. Christmas raffle grand prize pala to mga kapadyak. So hindi na muna natin papakita to. Paano malalaman nyo ano nito? Ay to. Kailan kayo nagpaparapol? Simula pag per months, pag nagsimula na yung per months ano, nagpaparapol lang. Ano yan, monthly? Hindi ma. Ano lang parang umisa namin ng ano, per month tapos magraraffle kami ng ano, December. December. So kailan ipaparapol to? December 23. December 23. Ayun. So abangan nyo to ha. Kailangan naka-like and follow kayo sa Facebook page ng Pops Bike Shop para magkaroon kayo ng chance manalo ng mga ganitong bisikleta. Tignan nyo, napakaganda. Aerowick GT 150, napakasolid niyan mga kapadyak. Ito meron silang available dito. Aerowick, Aerowick ano to Pops Jeff? Warrior po. Aerowick Warrior, size 29, medium yung frame. Tapos naka 1 by ano na to? 10 speed.
Tapos ginamit dito ang drivetrain L2A7 hydraulic disc brake na rin. Presyo nito dati 10.5, ngayon 9,900 na lang, mga kapadyak. Grabe, sobrang laki, no? Ano yung binabagat niya? Pumunta pa sila dito, mababawasan pa po yan. O yan, narinig nyo ha. Pag pumunta kayo dito or nag-walk-in kayo, mababawasan pa daw yung presyo nito. Guys, kikita nyo naman. Nakasale na pero may bawas pa. Itong kasunod, heroic ano to? Ganun lang po. Pares lang. Ah, magkaiba lang ng kulay. So ito pala option nyo, guys ha. Ito, parang kakulay siya ng NMAX Top Skip, no? Ganda, no? Tapos meron naman dark color, mga naka internal tabling, naka suspension port na yan, mga yan. Meron tayo dito Science. Etong Science medium frame din ano, naka 1x, naka 3x ba to? 3x9 speed hydraulic din, mga kapadyak. Smack yung ginamit na drivetrain dito. Suspension port na rin with manual lockout. Ang dating presyo nito 10,000, ngayon 9,200 na lang. Mababawasan pa yan kapag nag-walk-in kayo rito. Eto Science din. Parehas lang ba to? Apo, ano pinagkaiba? Kulay? Kulay lang. Ah, ito. Yung decals na ganyan eh. Orange, ito gray. So, yun lang yung pinagkaiba. Ito, Extreme. Extreme ano to? Extreme Falcon. 27.5, 1x12 speed, mga kapadyak. Dati siyang 30K. Ngayon, 20,000 na lang. Grabe naman yung binawas nyo sa presyo. 10,000. May mga discuss kasi ito. Ah, may mga minimal scratches. Ayan, may mga minimal scratches lang, mga kapadyak. Pero grabe, no? Sobrang laki ng binawas sa presyo dito. Ang napapansin ko rito, yung ginamit na drivetrain sa kanya, S-Ride ba yun? S-Ride, S-Ride na 1x12. Ito Saturn. Itong Saturn, built bike niya ba ito? Built bike. Saturn Calypso na 27.5. Ito naka-hydraulic, sarili nilang assemble. Coal. Coal yung ginamit na ano, no? Shifter. Ganyan na rin ba ginamit na RD yan? O iba? Iba siya. Ako, coal din. Coal din. Tapos 1x ano to? 1x12. 1x12 speed, mga kapadyak. Dati siyang 30,000 pesos, ngayon 25,000 pesos na lang. Tapos pagbibili sila ng ano, mga whole bike, may freebies pa po ito. Pagbibili ng whole bike, may mga freebies. May mga freebies pang ibibigay sa inyo, mga kapadyak. Narinig nyo ha, kay Pops Jeff na mismo nang galing yung mga kapasabog nila rito. So dito muna tayo bago tayo pumasok dyan. Meron silang available dito, Mountain Peak Ninja. Ito, size 29, 1x10 speed. Airtight suspension port nito, Pops Jeff, no? Kaya magandang klase na. Olympus. Olympus yung? Fork po. Yung fork na ginamit. Ayan. Eto, assemble nyo to. Apo, assemble. Assemble din. Lahat ba to? Puro assemble nyo? Iba. Yung iba lang. Ayan lang. Tsaka yung iba doon. Ito yung kasunod dito, mga talagang as-is na yan. Okay. So ito, assemble nila, mga kapadyak. Naka-hydraulic, MT200, gawa ng Shimano. Ito, ano drivetrain nito? Sagmit po. Sagmit. Hollow tech na. So, napaka-solid, heroic yung ginamit na crank. Tapos, dating presyo nito, 25K. Ngayon, 22K na lang, guys. Grabe. Sobrang laki ng binawas. Talagang libo-libo bawas sa presyo dito sa Pops Bike Shop. Ito, Extreme. Ito built bike din to. As is na pero naka airtight suspension port na siya, mga kapadyak. Medium size yung frame. Ito medium size din to. Ito naman naka size 29 yung gulong. 1x26. Ano yung budget? Medium po. Medium yung frame. Tapos naka Maxxon hydraulic. Tapos coal yung kanyang drivetrain. Dating presyo 35K. Ngayon 25K na lang. Grabe dito si Pops Jason, ayan ha. Medyo busy yan ha. Medyo maraming ginagawa si Pops Jason. Pero mamaya, interview natin si Pops Jason. Ito, heroic ano to? Heroic warrior din. 650. Ibang kulay lang, pares lang na nasa baba. Okay, 10.5 dati, 9.9 na lang ngayon. Ito, gravel bike. Twitter gravel bike carbon. 2x12 speed. Ganda nito. Size ng frame nito, Pops? May idea ka. Size? 50. Yung mga nakasabit ba rito, tsaka yung mga nakadisplay na size, one size na lang yan? O meron pang available na ibang size niyan? Dito, wala. Yan na lang talaga. Okay. Ganito, carbon loading. Oh. Drivetrain ito. 1x12 speed na, oh. Ay, 2x12 speed. Hollow tech. Ganito nito. China. Napatanwal na gulong, compass. So, presyo nito dati, 40K. Ngayon, 35K na lang. Less.
5,000 pesos na tayo rito. Ito, parehas lang sila, no? Iba lang ng kulay, guys. Ayan, kita nyo naman. Gaganda ng mga available bike dito, no? Sa Pops Bike Shop. Ito, MTB pala yan. Mountain Peak Gravel. Carbon Lodi rin. Naka 2x9 speed. Naka Shimano Sora ang drivetrain. Dating presyo nito, 40K. Ngayon, 38,000 pesos. So, less 2,000 pesos. Ito naman, Case 4X Challenge. Carbon din ba to? Alloy. Parang carbon na kasi sobrang finish ng pagkaka-welding sa kanya. Alloy na rin pati yung kanyang fork. Ganito nito. Naka 1x11 speed. SRAM. Yung ginamit na drivetrain. Grabe bro. Sobrang laki ng sprocket na nakalagay. So dati siyang 38,000 pesos. Ngayon, 31,000 pesos na lang. Marami pa kayong mga available na bisikleta rito, no? Karamihan dito sa mga nakasabit, mga built bike nyo to. Mga built bike, eh, no? Meron silang Saturn Janus, size 29, 1x13 speed. Dating 30K, ngayon, 27,000 na lang. Eh, no? Ganda pa ng kulay. Lagyan natin yung konting game. Yeah. Ito nyo, uy, grabe. Metallic pa pala yung kulay nito. 1x13 speed na. Tignan nyo. Ayun, no? Naka-Pops, ano pa, oh? Naka-Pops Pro 1 na hub. Lumayan. Ilang poles nga ba yun? Yung Pops? 3 poles, 3 teeth. 3 poles, 3 teeth. Grabe. Ito, Saturn Janus din. Parehas lang to. Nagkaiba lang sa kulay, guys. Ganda ng kulay. Ito, Saturn Dion. Size 29 din. 28,000 siya dati. Ngayon, 22,000 na lang. Alloy lang to, no? Pero, parang carbon. Smooth na smooth yung pagkaka-welding. Internal tapering na rin. So, 1x12 speed. Submit Edison yung drivetrain. Tapos meron sila dito, Kinesis na 27.5 1x12 speed. 51,000 pesos dati, ngayon 38,000 pesos na lang. Grabe, napakamura. Ito naman, Aerowick. Pares lang to, Warrior din, ano? And pinakita na natin. Ito, Warrior din. Ito, mga, ito matte, ito glossy. Marami pa na kayong pagpipilihan sa ano, sa Aerowick Warrior. Ito, Saturn 27.5. Janus din ba to? Hindi po. Atlas. Saturn Atlas. Tapos, naka 1 by ano to? Saan ang shifter nito? Ah, okay. A-assemblein pa to, no? A-assemblein pa. 1 by 9. 27 dati. Ngayon, 22,000 na lang. Airtight suspension port na rin to. Oil slick. Max zone. Ayan, no? So, dati siyang 33,000. Ngayon, 28,000 na lang. Ito, all stick all the way to, guys, ha. Manipela, stem, yung frame, pati yung fork, ayan, oh. Tsaka yung ano, yung crankset. Pedal. Puro oil stick. Naka 1 by ano to, Pops? 10 po. 1 by 10 speed. Ayan, oh. Kita nyo, laki ng binawa sa presyo. Ito naman, yung nasa dulo, Mountain Peak Everest 1, size 29. 1 by ano to, Pops? Medium frame. Ah, wala pa. Sa salpakan pa, assembling pa. Pero naka-hydraulic, ang ginamit na drivetrain dito ay coal. Airtight suspension port na rin, 34,000 dati. Ngayon, 30K na lang. Ito pa yung iba, Kinesis 27.5. Dating 51K, 38,000 na lang, 1x12. Napakita na rin pala natin to kanina. Ito, dito tayo. Ano to? Tropics Carbon Frame, 27.5. Ano to? Ilang speed to, Pops? 1x12 speed. Naka SLX. Gawa ng Shimano yun, di ba? Gawa ng Shimano. Ayun, no, hollow tech na yan, guys. Napakasobrang lupet. Maxi sa gulong. 27.5. RockShox yung ginamit na suspension port. Airtight na rin to, no? Airtight na rin. Dati siyang 80K, guys, oh. Pero ngayon, 57,000 pesos na lang. O, diba, grabe yung binabawa sa presyo dito. Always sale, araw-araw sale sa Pops Bike Shop. Pops Jeff, ano pa yung mga pwede mong ipakita sa amin dyan? Ayan, papakitaan tayo ng mga available items dito sa Pops Bike Shop. Ito, mga pangmalakasang hubs na tayo. Ayan, o. Ito yung sariling, ano, sariling brand ng Pops Bike Shop. Ito yung tinatawag nilang Pops Pro 1. Tunog mayaman. Ilang ano nga to? Ilang poles nga to? 3 poles, 3 teeth. 3 poles? Oo, 3 teeth. 3 teeth. Ito sample, mga kapadyak. Kita nyo yung sample. Ayan, yan. Sample, ha. Yun, oh. Harap mo nga dito, Pops Jeff. Grabe naman yung tunog niyan. Sobrang lakas, oh.
3-fold 3-seat. Opo. Magkano isang set na ganyan? Yung version 2 po is 4-4. Ah, okay. May ibang version na. Opo. So, itong mga nandito, version ano na to? Version 2 po. Version 2. Ito yung version 2. Version 2. Version 3. Apa. Alin yung version 2? Ito, dalawa. Ah, ito version 2. May version 1 pa, wala na. Wala na po. Version 2 na kaagad. Ito yung version 2, guys. Isang pula, isang itim ang available. So, itong version 3, Pops Jeff. 2-2. 2-2 ang presyo. Pero, ganun pa rin. 3, Pops, 3-tip din. Apa. So, yun. So, dito sa version 2, magkano? 2-1 po. 2-1. Dito, 2-2. Apa. Yun, 100 pesos lang ang difference. Kung sakali, yung pinakita mo kanina, pakita mo. Ito po kung isang set, magkano yan? Yung version 3 po, 4-5. May kasama na po ano yan, free t-shirt. 4-5 isang set. Apo. Harap likod na yun, ano? Apo. Free t-shirt pa. Yun ang malupit, mga kapadyak. Anong size yun? 29-27 po. Ah, isa na lang ang presyo. Apo. Yun, ang malupit. Guys, nakita nyo naman, ha? Mapa 27.5 and size 29. Parehas lang ang presyo. May kasama pang t-shirt pag nag-avail kayo dito sa Pops Bike Shop. Bukod dyan sa mga available na rim set, ano pa ba yung mga available nyo rito? Dami nilang mga hubs, guys, so iba-iba kulay, oh. Mga tunog mayaman yung mga yan. Eto, sa sample lang pa tayo ni Pops Jeff ng available sa kanila. Pwede ba kami pumasok dyan? Okay lang. Ah, may aso, baka makakatay tayo dyan. Sige, antayin na lang na. Pwede? Okay. Ayan, may aso eh. Ganda naman ang aso nyo. Oh, di ba nangangatay ito, madam? Kamuin ka lang yun. Ito nga pala si madam, ha. Ayan na. Right. So dito sa mga fork, ito mga fork. Ano yung mga bago nyo rito, Pops Jeff? Ito po, kakadating na. Ito mga maiinit pa, no? Meron sila glossy, matte. Anong mga brand to? Mountain Peak. Mountain Peak. Ito alloy, no? Apo. Pang paper. Apo. Pang ano sukat to? 27. 27.5. Ano to? True axle na. Non-boost. Okay. Best seller, pwede mo sample, labas mo naman, Pops Jeff, para makita lang natin. Ito yung glossy, guys. Tapered na siya, no? Ayan, guys, ganda. Para siyang ano, ang laki ng ano niya, no? Ng clearance niya, no? Kaya iba, gustong-gusto to. Solid, eh. 27.5 pa lang yan. Apo. Siguro, hindi ba pwede dyan yung 29? Sa lapad yan, pwede. So, pwede na. Galing. Iba, sinasalpakan ng ano, 29, tapos 27 to gamit nila. Pwede. Kasi pero, mas maganda tignan eh, yung agwat ganyan na nangunti. Konting-konti na lang, pag no? Pag 29 kasi medyo malaki. Pero meron din 29 yan. Meron po. Meron din. Pero sa 27.5 magkano? Itong true axle po, 3-2. Sa true axle, 3-2. Yung true axle ng 29, magkano? Meron din po, parehas. Parehas lang, 3-2. Yun ang maganda sa Pops Bike Shop, no? Kahit magkaibang sukat, parehas ang presyo. Ito yung isa, guys, ha? Yung matte finish. Or true axle. Pakita mo nga sa amin yung ano, yung hindi true axle. Ito po yun. Ayan. Ano tawag yan, Pops? Quick release. Quick release. Kaso non-tapered naman. Non-tapered straight siya, guys. Kita mo yan. Pang 29 naman tong isa na to. Oh, di ba? Pang ano na rin yan, ha? Pang disc brake na rin, syempre. Eh, no, ito, 3,000 na. 3,000. Oh, kita nyo, 3,000 pesos lang, oh. Sa 27.5, ganun syempre din. Ganun din. 3,000 din. So, bukod dito sa mga mount... Ano nga pala model name nito? RGF. RGF. Mountain Peak RGF 629 ang kanyang model name, guys. Kita niyo lang. Bukod sa mga Mountain Peak, ano pa mga available mo diyan pang malakasang bike parts dito? Ayan, kita niyo, ha. Dami nilang mga available. Ayan pa rin ito pag pipilan nila. Submit. Submit ano to? K30. Ano suka to? K3.0. K39 naman po. K3.0. Size 29. Ito pang tapered, no? Ayun, doon. Ito, guys, oh. Pang tapered. Ito medyo makitid ng konti, no? Mahalata mo yung clearance dito, tsaka dito. Bukang-buka to, eh, no? Parang pang fat bike, no? Pero pang mountain bike lang siya. Ito, ganda, guys, oh. Kung gusto nyo, slim lang. Ito, si Mountain Peak K3.0. Magkano dyan? Ganun din po. 3,000 yung, ano, 29. Ay, 3,2 yung 29. 3,000 yung 27. Ayun. 3,2 sa 29. 3,000 sa 27.5. Yan yung mga rigid fork na available, guys, ha. Mountain Peak, Submit. Ito pang? Gravel. Pang gravel. Pakita ng gravel. Tingnan natin yung gravel. Ito, straight siya, no? Straight. Ayan. Straight. Okay. Ganda, may kanto siya dito, no? Pops Jeff, no? Meron. Tsaka parang pang-aero na yung forma. Aero. Medyo makapal, oh. Ito naman si K4.0 na pwedeng gamitin sa gravel bike. Pwede rin kaya sa mga road bike to? Pwede. Pwede naman, kaya lang medyo maluwag siya, no? Okay. Usually, anong sukat ang nagkakasya dyan? 700 by?
baka kaya ng mga 38 to 38 kasha pa. Ayan guys, kita nyo naman, no? Sobrang solid, no? Ano to, available nito is matte finish lang, may glossy finish lang. Wala, walang glossy guys. Magkano naman dito? 3,000. Okay. So yan yung mga available. Ito mga, sa mga ano tayo, sa mga suspension port naman. Pakita naman natin yung mga available suspension port. Suspension port ito. Ito. Santur. Pakita mo ngayon Santur. Ixian. Ito 27.5. Ito pang ano na rin, no? True axle. Boost. Boost. Air type na to? Apo. Air type na. Ano sukat ng travel nito? 130. Grabe yung tubo, ang kapal, no? 32mm. At alloy itong steerer. Ito, itong steerer alloy. Pero dito, mga bakal ko yan. Mga bakal halo. To. Halo, no? Ganito. Boost ang tawag. Okay. Ganito. Ito yung sukat niya. Ayan, no? 15x110. XCR. Gawa ng Santur, guys. 27.5. Magkano to? 8,000. Yung mga binabanggit mo bang presyo, negotiable pa? Pag napanood, no? Sa vlog natin. So, sabihin nyo lang napanood nyo sa vlog ni Tireless, automatic discounted price yung ibibigay nila sa inyo. So, ano pa yung ano, bukod dyan sa Santur, ito yung ano, itong XCR na isa. Gawa rin ng Santur yan, di ba? Apo. Kaya lang, iba ang itsura niya. Pakita mo nga rin yan. Mas ano, mababang model. Ah, mas mababang model. Okay. So, ganito Air. Pala, pagka nakakita ng ganito, mas mataas to, no? Kaysa ganito. Mga design. Ayan, sa design yung makikita o malalaman. Pero ito, airtight na rin. Apo, airtight na rin. Okay. Pang ano sukat naman to? 27 and 29 available yan. Yung mga ganyan. Itong air sa 27 tsaka 29 meron. Pwede, no? Pero so magkano to? Yung nauna, 27 lang meron. 27 lang to, yung mga ganito. Pero dito, 27 and 29 yeah. Available. Mm. So magkano to? Yung air, ano, 5,000. Yung air, 5,000. Sa hindi air, coil hindi type. Air, yung coil type ano lang, 4,000. Asan ang coil type dyan? Meron kang coil type sample. Pakita natin. Sample ng coil type. Ayan, coil type yan. Air din. Air din, ano? Ayan yung coil type. Ayan. Magkano sa coil type? 4,000. Ito yung 4,000, guys. Coil type. So, layo na pinagkaipat. Buhatin. Buhatin natin. Ito, medyo magaan. Patingin nga ako nyan. Oh, okay. Mabigat ng konti to, no, Paps Jeff, no? Pero okay lang, guys, ha? Kung medyo kapas kayo sa budget, no? Pang matibay, o talagang pang, ano, no? Pang hard trail, pwede to, no? All goods yan, guys, all goods. Santur. Meron sila dito, mga Maxo na, ano, oil slick. 4.3. Ito mga coil type to. Air type na din. Air na rin. So dito sa mga ganito, ayan lang yung coil. So karamihan, puro air type suspension port na yan. Santur. Mountain Peak. Ito magnesium alloy, no, Pops Jeff, no? Okay. Pwede ba natin i-sample to? Magnesium alloy, guys, oh. Gawa ni ano? Gawa ni Mountain Peak. Sige nga, Pops Jeff, sample na. Ito magaan. Ito magaan, pabuhat niya. Ayun, no? Oh. Parang kang bubuhat ng unan, no? So, sobrang gaan. Airtight suspension port, gawa ni Mountain Peak, magnesium alloy na yung materials nito. Ano travel nito, Pops Jeff? 120. Pang anong sukat? May sukat ba dyan? Kalito sukat. O 27.5. So 29 meron din. Meron ata. Meron ba? Kakadating lang. O magkano yung 27.5 niyan? 3,000 to. 3,000. Pares lang po. Pares lang ang presyo, guys. Ayan pa yung iba, oh. Ito pare-pares lang to, no? Iba-iba lang ang kulay. Mountain may kasi mamay ka. XS1. Ano? Nasabi mo? May gold po tapos may black stanchion. Ayun. So nagkakaiba lang sa kulay ng stanchion, guys. Ayan, oh. Kita nyo naman. So bukod dito sa mga ano, mga suspension port, ano pa ba yung pwede mong ipakita sa aming pangmalakasang bike parts dito sa Pops Bike Shop? Rims po. Ito sa mga rims tayo. Ayan. Nagbabala kayo mag-assemble, guys. Ito tamang-tama itong video natin. Kasi dito sa Pops Bike Shop, kung naghahanap kayo ng murang pyesa pero quality, ito dito makakakita kayo. Gusto nyo malapad na rin. Ito malapad, ano? 40mm yan. Kapal. Grabe naman to. Gawa ng ano to? Kapal. Parang ano to, no? Dalawa, no? Tignan mo. Patong. Parang dalawang patong. Dalawang double patong, wall. No? Double wall, guys. Tignan nyo. Ayan, no? Itong tas literal na double wall na malapad pa. Synchron. Ano sukat yan, Pops Jeff? 27.5. Tapos, ano brand? Speed One Soldier. Speed One Soldier. Ganito. Tubeless ready. Tubeless ready na. Yun ang malupit. So, magkano to? Ah... Sige, double check mo lang, Pops Jeff.
Okay. Ganda niyan ano? Ano lapad nito? 40. 40? Ang lapad pa eh. Enduro eh. Pang enduro na ano. Yan, kung balak nila mag hard trail, pwedeng pwede yan, no? 1.8. 1.8, dalawa na yun. Ayun, 1.8, dalawa na. Pero guys, 27 lang meron ito, walang 28. 27 lang ang available. Subo ko dito. Speed 1 basuka. Speed 1 basuka. Pakita mo ngayon speed 1 basuka. Pero ito yung mga ano nila ha. Yung mga Pops Pro 1 na rim. Available din yan. Magkano pag rim lang, Pops Jeff? Pag Pops Pro 1. Oo, Pops Pro. 1.4, Paris na yun. Apo. 27 and 29 na yan. Yun. Yan yung mga ano ha. Yung best seller nila rito. Sariling brand nila. Pops Pro 1. Okay? Basuka. Ito, itong gold. Pakita mo nga yung Saturn gold. Skull. Saturn ano naman to? Skull. Saturn Skull. Okay, size 29 na, oh. Hmm. Okay, tapos ito, double wall na rin siya, no? Opo. Magkano yung ganyan? 1.3. Negotiable pa yun? 1.3, negotiable pa, guys, oh. Sobrang angas. Kita nyo yung ano niya, yung mga holes niya. Meron pang ano, eyelet, no? Ganda tignan, guys, oh. O, oh, diba? May eyelet pa. So, bukod sa mga rim, ano pa ba mga available nyo dito? Sa mga frame kaya tayo? Ah, mayroon frame dyan. Yan, mga frame. Natin yung mga frame nila rito. Ito, monster. Ito, mountain peak, ano to? Monster. Mountain peak monster. Large. Ang sukat. Eh, no? Monster nga, guys. Solid. Ito, alloy to, di ba? Mm, ito yung bago ni, ano eh, ni mountain peak monster. Ano na siya, tapered na. Tapered na nga, kasi napansin luma, ko. Ano, non-tapered. Non-tapered. Ang sexy, no? Eh, no? Kumukorting ganyan. Tapos, smooth welding. Ready na for, ano? Internal cabling. Oh. Tapos alloy, guys. Kita nyo yun. 5.3 na lang yan. Magkano? 5.3. Dating 6,000. Ngayon, 5.3 na lang. Pero narinig ko yung sinabi mo kanina, Pops Jeff. Pag pumunta rito, nag-walk in, oh, may bawas pa. Basta nandito si Boss. Oh, basta nandito si Boss Jason Andres. Chempuan nyo lang, no? Chempuan lang. Ano to? 27.5 lang available nyan. Apo. Large na lang din. Dalawa na lang puti. Ayan, yun isa. Pwede mo bababa yung puti? Ito, dalawa option, guys, ha. Isang black, tsaka isang kulay white ba to o gray? Ang ganda, oh. Parang pearl white ang dating. Ayun, no? Nagre-reflect yung kulay. Sobrang solid. Ito yung isa, yung mounting peak monster na itim. Ano siya? Matte finish. Ito glossy. Eh, grabe. Kita nyo, oh. Sana nakikita nyo dito sa video, guys. Grabe, no? Tingnan mo pag nasisinaga ng ilaw, oh. Parang nagkukulay blue, no? Grabe naman tong frame na to. Ganun din, monster din. Apo, monster. Pero ito medium. Apo, medium, 16. Okay, guys. Pares na rin ang presyo. Apo, pares na. 6,000 dati, ngayon 5.3. Grabe ito. Dalawa na lang po, te. Dalawa na lang, guys. So, una-unahan na lang. Tignan mo, oh. Parang kaliskis ng isda, no? Yung design niya. Panalo to, guys. So, ito yung glossy, ito yung matte. So, may option kayo. Kung mahilig kayo sa glossy, yan yung kunin nyo. Pag matte, ito naman yung kunin nyo. So, yan yung mga available frame nila rito, ha. Pakita naman natin yung mga ano, rim set tayo, rim set. Ito yung mga gulong, guys, ha. Meron tayong Maxxis. Magkano Maxxis, Pops Jeff? 1.8 pares. Sukat ng, ano sukat yun? Lahat na. Ito na yun. Yung Maxxis, ano to? Maxxis. Recon. Maxxis Recon. Ayan. 1.8 pares, no? Apo. Okay. Pero yung tan wall, ano? Sa tan wall. 2.2. Ito yun. 2.2 sa tan wall, guys. 27.5 by 2.25. Any size, no? 2.2 pares. Pero sa ngayon, 27 pa lang meron ng 27 lang ang available. Ganito, oh. Ito yung talagang totoong Maxxis na gulong, guys. Legit. Eh, no? Pinaghahanap kayo ng mga, ano, legit seller ng mga parts. Try nyo yung bumisita rito sa Pops Bike Shop, sigurado. Original yung mga makukuha nyong pyesa. Dito tayo sa mga ano, rim set. Pakita natin yung mga rim set. Rim set tayo. Eh, may mga Shimano parts din sila rito, guys, ha. Naghahanap kayo ng Shimano. Ito. Sample mo naman kami ng available rim set nyo dito, Pops Jeff. Ano yung pinakamabili nyong rim set dito? Yung pinaka-best combo nyo talaga. Pakita mo naman sa amin. Yung inyo talaga, no? Yung Pops Pro 1. Yun talaga ang ano, pinakamabili. Sa lahat ng mga available na rim set dito. Pero gusto ko sanang makita to eh. Pwede mo bang baba itong speed 1? Anong ano yan? Anong speed 1 yan? Ito yung dating ano no? Yung pinaka patok na ano dati na brand. Na hub. Brand ng hub. Sige nga. Sample nga Pops Jeff. Speed 1 Soldier. Grabe no? Speed 1 Soldier. Di nagbabago yung quality no? Ganun pa rin, no?
mas malutong pa yan pag naka-cellpack na, no? Opo. Ano to? Hanggang ilang speed kaya? 12 speed. Ganun din sa ano, Pops Pro 1. 13. Mas matindi yun. Talagang bestseller, no? So ito, magkano isang set nito? Ito, Speed 1 Soldier. Dating 6,000 pesos, ngayon 5,000 na lang. Ano yun? 27 and 29 na? Or one size lang? 29 na lang ang available, guys. Ayan ha. Kita nyo naman ha, si Speed 1 Soldier mula noon, no? Hindi nagbabago ang quality, no? Gusto nyo, meron din silang mga available na rim set dito. Ang nakasalpak na hub sword, pero yung pinaka-rim, Pops Pro 1 pa rin ang nakalagay, guys. Ayan ha, ang dami nyo pagpipili ang rim set dito. May rim set din ba kayo para sa mga road bike? Kasi ito, puro pang mountain ito, bike to eh. Dito nakabuo eh. Ito, yan. Sige, pwede mo sample yan, pang road bike. Kasi ito, meron ding naghahanap ng ano eh, mga pang road bike na rim set eh. Para meron silang option dito sa Pops Bike Shop. Ito, mga ano, mga MTB. Ito, pwede rin ba pang gravel to? O pang ano lang talaga? Pang road bike lang talaga? Pang road bike. Road bike lang talaga. Ay, lutong din, no? Pops Pro 1. Ayun, no? Grabe yung tunog, guys. Pang road bike naman to. Ayun, no? Wow. Isang malapit na wow. Ato, hanggang 700, ano to? 700 hanggang... Yung ano niya? Yung sukat ng gulong na pwedeng ilagay. Pwede yung ano dito? Kunyari, 29 ka, tapos mag-hybrid. Okay, 700 by 28, 25, ganyan. 25. O 20, 25, siguro 23, 25 to 28 pwede dito sa ganito. Meron din pala kayo pang ano, no? Ayun, basta naka-disc brake. Ah, ito rin, ito rin, parehas lang. Basta naka-disc brake. Ah, okay, so standard pala to, no? Kung gusto nila, bumili ng ganito, kung balak nilang magpalit ng rim, para maging pang road bike or pang MTB, so ito. Standard pala to, guys, yung Pops Pro 1 na hubs nila. Lupit, magkano naman to? Yung isang set na ganyan. Pang ano, pang road bike, magkano? Sige, tanong mo muna. Ito yung mga available pang hubs, ha? Saturn Calypso, ito, kulay gold, black, red. Ito nga yung Pops Pro 1. Meron sila dito, mga Speed 1 hub pole. Magkano po? 4-6. Isang set na yon. Apo, roughly yun. Anong ano to? Anong brand ng rim? Saturn Atlas. Saturn Atlas. Tapos Pops Pro 1 yung nakakabit na ano. Na hubs. Ganda rin pala ng combination niyan ano. Okay na okay din eh. Lupit, no? O di ba? Lakas. So bukod sa mga rim set, Pops Jeff, ano pa ba yung pwede mong ipakita sa amin dito? Dami nilang mga parts, no? Sige nga, sample nga, Pops Jeff. Dami nilang mga frame, guys, ha. Rim set, kita nyo naman. Mga handlebar. Ayan. Ito pa yung mga available, drop bar, rim, kompleto tayo rito. Ayan, mga Shimano parts, pero sila dito MT, M4100, tama ba ito? Ah, Diore, grabe. Ito na ba yung pinakabagong hydraulic ngayon? Ito na, pwede ba sample dito? Ito guys, oh. Hydraulic disc brake, MT for 410, parang gano'n, yan, nakatagay. MT 410. Sample. Ito, pinakabago ng ano, no? Ng Shimano. Ay, ganda, oh. May details pa ng dilaw. Parang hindi, ano, malagyan ng mga... Ano kaya pinagbago nito, no? Sa MT 200, no? Ah, ito. Nalipat din sa ano. Nalipat na. Ganda, guys, oh. Sa mga naghahanap ng bagong, ano, model ng hydraulic, ito, made by Shimano, MT410. Ganda nito. Isang set na to, ha, may kasama na siyang caliper. Ayan. Magkano presyo nito, Pops Jeff? Magkano? 4,000, kaliwat kanan na yun. Yun, no? So, bali pumapatak eh, 2,000 pesos lang isa, no? Bali, ito yung MT200. Ay, ito yung MT200. Okay, so makikita pala natin yung ano, yung difference nilang dalawa. Kasi pwede mo bang usisahin kung ano yung naging pagbabago dyan sa dalawa, Pops? Ayan, no? Ito yung MT200, guys, ha? Sige. Dito pa lang, makikita nyo na. Ito. Ayun, yung sa pinaka... Clamping niya. Ano tawag, Pops Jeff? Sa clamping niya. Sa clamping. Ayan, guys, dito sa loob. Medyo kumapal siya, no? Pagdating dito. So, napunta sa ibabaw yung nut. Hmm. Tapos, ito, sa ilalim. Ayun, yun ang pinagkaiba. Tsaka,
mas kumapal. Tsaka ano, no? Natitiklop na siya ngayon. Ah, no? Ito kasi, sinusuksok lang, no? As is lang. Oh, as is lang, guys. Tsaka ito adjustable. Ano, nag-a-adjust siya kung anong sukat ng manibela mo. No, ito standard size, eh, no? So, yun yung pinagkaiba, guys. Yun. Tsaka ano to, Paps Jeff? Para saan? Yung didikit to sandal pa. Ah, oh, tukod. Oh, parang tukod. Ang galing, no? So, ayan, guys, oh. Yun yung pinagkaiba ng MT200 sa MT410. Ayan, kita nyo naman. O, diba? Magkano nga MT200 ngayon, Paps Jeff? MT200 ngayon, 19. 19. Isang set na yon. Nabanggit mo, naka-box. Meron bang hindi naka-box? Meron po yung naka-plastic. Naka-plastic lang. So magkano yun pag naka-plastic lang? Ganun lang din ba yung presyo niya? Parehas lang. Ayun, syempre doon tayo sa naka-box mong. Pero kung gusto niyo naman ng hindi naka-box, pwede rin naman. Meron din silang available. So yan yung pagkakaiba ng Mountain Peak MT200 tsaka sa Mountain Peak M410. Kapadyak. So mili na lang kayo kung ano yung gusto niyo dyan. Okay? Ano pa yung mga available mo dito, Pops Jeff? Sa mga helmet, magkakaano yan? Ay, mga helmet, dami guys. So, pang road bike, tsaka pang MTB, available. Siyempre, kapag ka may bisikleta, kailangan may helmet tayo para sa safety, mga kapadyak. Ayan yung mga available, Arnox, InSpeed. Sample lang ano, Pops Jeff, pang road bike, tsaka pang MTB. Yun o, Team Pilipinas, so Arnox. So. Ito pang road to, pang road bike. Arnox. Eh, parehas. Parehas Team Pilipinas, ah. Philippine design. Galing, oh. Arnox din to. Sagmit. Ah, Sagmit. Galing, oh. Team Pilipinas, guys. So, makabayan ang dating, oh. May flag pa. Dito, magkano? Pang MTB. 1.6. Ito, Super RS5. Ganito, oh. Mayroon pang 3-star and the sun dito. Dito rin, meron din. 3-star and the sun. Sa Arnox na pang road bike, magkano? 800, guys. Ayan. So, ito option nyo, ah. Pero kung ayaw nyo naman yan, meron pa rin naman sila. Kaya meron kayong option dito sa Pops Bike Shop. So, kung naghahanap nga kayo ng ano, ha, ng mga budget bike parts, budget bike, eto, kompleto sila rito. Yan, hindi na natin iisa-isahin dahil talagang napakarami nilang available dito. Yan yung mga sprocket nila, oh. Sobrang lalaki niyan, gawa ng Sagmit. Mga seat post, meron din. Yan, oh. Talagang hindi nagbabago. Talagang paparami na paparami yung mga items na available dito sa Pops Bike Shop. Ito naman yung mga handlebar nila. Meron sila rito, ano, ayan o. Integrated. Magkasama na yung stem tsaka yung mismong handlebar. Magkano price range dito, Pops Jeff? 500 to 1.5. Meron na daw kayong handlebar dito. Carbon Lodi, guys, o. Ayan, Carbon Lodi FSA. May drop bar din. Ayan, mga drop bar. Ito naman yung mga cockpit set meron. Naghahanap kayo ng cockpit set, ha? Meron din sila rito. Ayan. Short stem, long stem, kompleto. May mga silvering na pedal din sila. Ayan. So, di ba? Marami kayo pipili lang dito, guys. Mga available. Shimano parts. Kompleto sila rito. Yeah. Ito sa mga naghahanap naman ng hubs na ratchet type naman, ano? So, may idea ka ba sa kung anong pinagkaiba ng ratchet dun sa mga poles na hubs? Buksan na lang natin. Ha? Bubuksan na lang daw, eh, no? Pero kasi alam, iba kasi ito yung parang ganito yung mga itsura yung sa loob, oh. Ah, ganito? Ganito yung mga may ngipin-ngipin. May ngipin. Bali 36 teeth siya. Ayan, 36 teeth. Pang hanggang ilang speed to? Pang 12 lang. Pang 12 speed. Sagmit? B36. Ayan, sa mga naghahanap ng ratchet type na hubs. Pwede mo bang i-sound check, Pops Jeff? Yun, oh. Ano to? Mas malutong ba to dun sa mga poles? Ah, hindi. Mas malutong yung mga poles. Ah, mas malutong yung mga poles. Pero kasi pag inikot mo pa lang, oh. Oh, mas malutong man. Pero depende rin, no? Merong ratchet type na talagang sobrang lutong, no? Depende rin kasi sa ano, sa teeth. Sa teeth. Nung ratchet. Eto, ilang teeth to? 36 na. 36 teeth. May nabibili kasi yung mga ano, ratchet. Magkano to? Ito, nasa ano? Eh, double check mo lang muna, Pops Jeff. Magkamali ako. 4,100. So, magkano to, Pops Jeff? 4,100 po ito. 4,100. Pero negotiable, paano? Isang kulay lang to? Opo, isang piraso na lang. Isang piraso na lang, no? Pwede itong true axle. Pang true axle, pwede ready rin. Na rin, ano? Non-boost. Non-boost, mga kapadyak. So, yun yung mga available sa Pops Bike Shop.
Masyal na lang kayo rito para makapag-avail kayo ng mga murang bike parts and accessories at saka mga available nilang naka-sale na bisikleta dito sa bike shop nila. So, masyal na lang kayo mga kapadyak ha, Pops Bike Shop. Right. Mga kapadyak, ito nga pala si Pops Jason Andres, yung may-ari ng Pops Bike Shop. Iimbitahan niya lang kayo na bumisita dito sa bike shop niya. Ayan, ako nga pala si Jason, owner ng Pops Bike Shop. Iniimbitahan ko kayo na pumunta dito sa Pops Bike Shop, Dimasalang Branch, 2139 Aurora Boulevard, Santa Cruz, Manila. Ayan, sa mga di man naman makakapunta dito, pwede kayo mag-order sa Lazada natin, tsaka sa Shopee, at tsaka sa TikTok. Ayan. Ano pangalan ng ano natin, ng shop natin doon? Sa Lazada natin, Pops Bike Shop Official, Jason Andres Bike Parts. Tsaka ganun din sa Shopee. Tsaka sa TikTok, ganun sa din. Sa TikTok naman, Jason Andres. Jason Andres. So, yan, hanapin nyo lang si Pops Jason pag pupunta kayo rito para mabigyan kayo ng sobrang laking discount. Ano? So, maraming salamat, ha. Yan. Kung gusto nyo ng discount, mas maganda mag-order kayo sa TikTok kundi kayo sa Lazada. Ah, mas malaki discount pag mas doon. Mas malaki yung bawas yung presyo compare sa Shopee. Yun. So, maraming salamat, Pops Jason. Thank you. More power and God bless, Pops Bike Shop. Alright. Hey, ano, Pops Jeff. Papasalamat na rin tayo, Pops Jeff. Pops Jeff, thank you ha. Nasus mo na naman kami rito. Ayan, si Pops thank Jeff, you, guys. Thank you. Kasi madam, ma'am, thank you. Yan yung misis ni, ano, ni Pops Jason. Hanapin nyo lang din siya dito pagka pupunta kayo. Tsaka si ma'am, pangalan po ni ma'am? Princess. What? Princess. Ayan, si ma'am Princess. So, maraming salamat, madam. Tsaka sa lahat ng tropa dito sa Pops Bike Shop. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. So yun mga kapadyak, muli na naman tayo nakapag-vlog at nakapag-update dito sa Pops Bike Shop. Kung sakaling may mga nagustuhan kayong mga bisikleta, bike parts and accessories, eh pasyal na lang kayo rito. Nandyan naman sa description box yung kanilang kompletong detalye, contact number, kompletong address para madali nyo silang mapuntahan at madali nyo rin silang matawagan. So nakita nyo, no, big discount yung mga binibenta nilang mga bisikleta, tsaka napakamumura ng mga binibenta nilang bike parts and accessories na talaga namang quality at pangmalakasan ang dating. So kung sakali may mga nagustuhan kayo, inuulit ko, pasyal na lang kayo rito. Bisitahin nyo yung description box ng video dyan sa baba para makita nyo yung kompletong address maging yung contact number nila. So maraming salamat Pops Bike Shop, more power and God bless. At sa inyo na mga kapadyak ko na hindi nagsasawang magbigay ng suporta sa bawat video na ginagawa ko, sana huwag kayong magsasawa. Patuloy nyo lang ako suportahan, patuloy nyo lang ako bigyan ng like, share, comment, tsaka subscribe kayo sa ating YouTube channel para lagi kayong updated kapag ka meron tayong mga bagong video kagaya nito. So maraming salamat sa panonood nyo mga kapadyak. Kita-kits na lang ulit hanggang sa mga susunod na video. Keep safe sa lahat and God bless sa inyo.